Hello mga katropa, may isa na naman tayong troubleshooting na ireresolba ngayong araw na ito mga katropa. Ang problema niya ay sometimes daw lumalabas yung 80 sa cluster panel mga katropa, tapos biglang mawawala, tapos biglang lalabas. So ibig sabihin may problema sa system ng automatic transmission mga katropa. So ayan yung ating re-resolbahan ngayong araw na ito mga katropa. So sa mga subscriber ko nga pala, shoutout sa inyo. Sa mga viewers, shoutout din sa inyo mga katropa. Sana patuloy nyo suportahan yung aking channel mga katropa. Ayan. At patuloy ko din kayong bibigyan ng idea, konting kaalaman mga katropa, para ma-ikumpara nyo sa sasakyan nyo, malay nyo, ito na yung trouble ng sasakyan nyo mga katropa. Kaya mag-subscribe na kayo sa mga hindi pa nakasubscribe mga katropa. So ayan mga katropa, umpisahan na natin. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung kung anong trouble niya mga katropa. So tara. So eto mga katropa yung trouble niya, lumabas na. May check engine siya, tsaka mayroon siyang 80. So ni-reverse ko lang, mayroon siyang konting shift shock, tapos lumabas na yung trouble code na yan. So i-scan natin mga katropa para malaman natin kung ano yung trouble na yan mga katropa. So lika na, papakita ko sa inyo. Gagamit tayo ng lens scanner. So ayan, ito na siya, naka-setup na. So dito tayo sa automatically search. Siyempre 16 pin tayo. Ayan. So okay, yan yung model niya. So okay tayo. Ayan. So siyempre dito tayo sa DCS. Yes. Okay. Processing. So dito tayo. Siyempre okay, quick test. Yan, habang inaano niya mga katropa. ...90%, 100%, okay. Kiklik natin yung PCM. Huwag muna natin galawin yung ibang nakared na yan. So sa PCM tayo mga katropa. Okay. Processing. So siyempre pipili ka ng type kung ano siya. Siyempre gasoline. Ayan. Tapos babasahin natin read fault, kung ano yung trouble nya. So ayan, papipiliin tayo KOEO or KOER. Pag KOEO, key on engine off. KOER, key on engine running. So dito tayo sa engine running kasi naka-start yung engine natin mga katropa. So ayan. Okay. Ayan, mapapansin nyo mag high RPM yan habang pinoprocess niya mga katropa. So ayan, okay na yung RPM niya, back to normal na. So ayan, U010 lost communication with TCM. So ayan yung trouble code niya mga katropa. So ngayon ang gagawin natin mga katropa, so mayroon akong TCM dito, papalitan natin ng TCM mga katropa para malaman natin kung TCM ba yung problema. Pero palagay ko TCM to mga katropa, hindi to sa wiring. Pero checkin ko na rin yung wiring para sigurado, sabay yung socket lang naman yung ano, kumbang corroded ba siya or may pin ba na hindi nagko-contact sa socket niya. So ayun, so papalitan ko muna ng TCM mga katropa. Lika, palitan na natin. So ayun, ito mga katropa, papalitan na natin ng TCM mga katropa. Start na tayo. So siyempre bago natin palitan ng TCM mga katropa, tatanggalin muna natin yung negative terminal battery.
muna natin tatanggalin to, negative muna. Punusunod natin yung positive. Kasi tatanggalin natin tong battery. Yung TCM niya nasa ilalim mga katropa. Isi niya mga katropa ng dito. Natin itong itong wiring harness. Battery housing with ECU mga katrop. So ngayon mga katrop, papakita ko sa inyo yung location ng TCM mga katrop. So ito yung location ng TCM mga katrop. Ayan. So tatanggalin natin yan mga katropa. So ayan, tanggalin mo na itong clip na puti. Tapos hugot lang na ganyan mga katropa. So tapos meron siyang screw yan. Tatlo, meron siyang tatlong bolt. Thank you.
medyo mahirap tong isang bolt. Yan. Meron tayong ito na yung lumang TCM mga katropa. Natanggal ko na. So palitan natin ng bago. So ito na mga katropa, ito na yung luma, ito na yung bago mga katropa. So original daw. Ito yung tahon mga katropa. So kakabit ko muna mga katropa. Step by step lang mga katropa. Kung walin yung huli natin tinanggal, yun yung una natin kakabit mga katropa. So ayun mga katropa, nakakabit na. So balik na natin yung battery housing. So ito na yung battery housing. Sakit ng ECU. Ito nga pala mga katropa, bago natin ikabit yung negative battery, make sure natin na nakasaksak na lahat yung socket na inugod natin mga katropa. Ganun natin. So ayan, tapos na natin pinalitan yung PCM na bago. So scan uli natin mga katropa.
ayun mga katropa, tapos ko nang napalitan yung TCM. So ngayon i-delete naman natin yung trouble code mga katropa. So ayan, wala nang ito yun, wala nang PCM na trouble mga katropa, tsaka TCM. Ayan, so ito na lang, so hindi naman related yan, so delete na rin natin para clear na lahat. So ayan, naka-block na lahat mga katropa. So ngayon mga katropa, test drive muna natin. So ayan, wala na siyang trouble. So ayun lang mga katropa, di ba? Yung kagandahan ng mayroon kang scanner or ipa-scan mo sa iba. Tapos kung napa-scan mo na sa iba, pwede mong, kung pwedeng picturean yung trouble code, tapos pwede kang pang magtanong sa iba, magtanong ka sa akin, send mo sa akin yung code. Babasahin natin, kasi minsan mga katropa, share ko lang sa inyo, hindi porket sinabi ng scanner mo na yun na yung problema mga katropa. Minsan kasi sinasabi ng scanner mo yun yung problema, pero mayroon palang ibang problema yung kalapit dun na connection sa kanya mga katropa. Ganun yun pagkadating sa scanner. So hindi naman lahat pinipinpoint ng scanner na yun yung problema mo mga katropa. Kumbaga, kaya may scanner, binibigyan kanya ng guide or idea para yun yung check-in mo. Siyempre ikaw, magaling lang ka, lalo na hindi mo alam. Siyempre sasabihin mo yun na yung problema, so pinalitan mo ngayon. Kung halimbawa, yun nga yung halimbawa na itong TCM, sabi niya transmission control module lost communication. So halimbawa yung pinalitan ko, pwede pang hindi yun yung trouble mga katropa. Meron pang isang problema, wiring harness pa mga katropa, yun pa yung isang problema niyan mga katropa. Kaya ako naman nasabing ganun, itong in-example ko na to, chinek ko na yung wiring, kaya sigurado na ako mga katropa na wiring harness yung na TCM yung problema, dahil una pa lang chinek ko na yan mga katropa. So nirekomendahan ko na yan ng TCM, so kaya ipinakita ko sa inyo kung paano palitan ng TCM, tsaka kung ano yung trouble niya mga katropa, para meron lang kayong idea. So yung gagawin nyo unang-una mga katropa, halimbawa nag-scan ganyan, sabi niya TCM lost communication mga ganyan mga katropa, so huwag ka munang pupunta ron sa mga TCM. Checkin mo muna yung wiring, yung mga connection, yung mga fuse, relay, yung mga connected. Kasi merong yung TCM, meron siyang relay, meron siyang fuse. Kahit na yung PCM, meron siyang fuse, meron siyang relay mga katropa. So kaya first step ka muna sa fuses saka relay mga katropa. Baka dun lang yung problema, tapos pupunta ka kagad dun sa pinakamalaking problema mga katropa. Dun sa pinakamalaking ano niya, mali yun mga katropa. So back to basic ka muna mga katropa. Dun ka muna sa mga fuses, sa wiring, socket niya. Yan na muna yung pag-check mo. Malay natin, andun lang pala yung problema mga katropa. So hindi na ka-menos ka pa, hindi ka na bumili ng mga TCM, ECU o motor, kung ano man yan mga katropa, o module man yan. Kaya dapat kinukonfirm natin na lahat ng fuse tsaka relay. Pag sa relay naman kasi, hindi, kung gusto mo ma-confirm na nagmamadali ka mga katropa, iswap mo lang yung relay nung halimbawa sa horn, kunin mo yung sa horn, kung pareho sila nung relay nung halimbawa power window, iswap mo lang muna para sigurado ka lang mga katropa. Kukuha ka din doon sa relay doon yung hindi masyadong ano, wag mo lang kukunin yung sa engine, siyempre pag in-start mo hindi mo ma-start yan. So kaya kumuha ka sa relay ng horn, yung horn pwede mong kunin kung parehas sila mga katropa, o yung hindi connected sa engine, para pang test part mo katropa. Ganun lang kadali yun, para ma-confirm mo lang na okay yung relay mo o sira yung relay mo mga katropa. So ayun mga katropa, ganun lang naman yung mga pagdadiagnose mga katropa, lalong lalo na DIY. Kaya kung meron kayong problema mga katropa, mag-comment lang kayo sa baba.
bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung checkin nyo mga katropa. So, test drive ko muna to mga katropa. So, ito mga katropa, ayos na, wala nang problema, hindi na lumabas yung 80. Nakalayo na ako. Dati kasi pag test drive to, hindi ka pa nakakalayo, mga 500 meter pa lang lumalabas na yung 80. So ngayon nakalayo na ako, ang layo na ng naikot ko. So far so good naman, wala namang lumabas na 80. Tsaka wala na rin yung shift shock niya mga katropa. So alam niyo na mga katropa kung ano yung problema. Lost communication with TCM. Huwag na muna kayong pupunta sa TCM. Back to basic muna tayo. Punta muna kayo sa fuse, relay, wiring harness, at sa mga iba pang nakakonekta sa TCM. Bago tayo mag-decide na palitan natin yung TCM, i-check muna natin yung mga yun mga katropa, para sigurado tayo mga katropa. So ayan mga katropa, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, like, and share, comment sa aking YouTube channel, at shout out sa mga subscriber, sa mga viewers, ayan. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel mga katropa. So, hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye!